Ayan, nag-comment si Sir Christian Solano. Boss, anong pinagkaiba niyan sa Sniper 155R? Yan, for today's vlog, isisilipin natin yung pinagkaiba ng Sniper 155 Standard sa Sniper 155R. Yan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, welcome sa inyo. Sa mga luma naman, ay welcome back. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, ano? Baka naman, let's go. Ito magkatabi yung dalawang motor natin, yung standard version tsaka yung R version. Ito, yan. So unahin na natin, ang pinagkaiba nila sa gulong is yung brand ng gulong na ginamit dito. Sa Sniper 155 na standard, ang ginamit na gulong dito is Extra Max Maxi Stars, yan. Sa kabila naman, meron siyang IRC Stars, yan. Both tubeless naman ang ginamit dito. Sa gulong naman natin, ganun pa rin naman yung size, 9080 sa harap by 17, tapos sa likod naman ay 12070 by 17, yan. Pares na tubeless. Sa headlight naman ng dalawang unit natin ay pares tayo naka LED at yung taillight natin naka LED na rin, pati yung auxiliary lights. Ito yung isa pa sa pinagkaiba ng dalawang unit natin. Yung R version kasi is naka dual pot caliper na. Yan, samantalang yung standard natin, yan, ito naka single pot lang. Pero ba't ganun? No? Parang ang ganda tignan na itong ano, no? Single pot naka gold, no? So in conclude ko na mas maganda yung stabbing power natin na meron dito sa Sniper 155R version. Likod naman parehas lang naman, naka single pot lang din. Ito yung sa Sniper 155 na standard. Yan, so single pot lang din, pinagkaiba nga lang yung kulay nila. Etong sa standard version ang ganda ng kulay, no, kulay gold, samantalang plain black yung meron dito sa ating Sniper 155R. Color comparison lang dito, yan. Comment ko lang muna, no, si Sniper 155R mas napaka-elegante ng itsura nga dahil premium na kulay black lang siya. Tapos si Sniper 155 Blue dalawang kulay ang ginamit, which is glossy blue tsaka yung matte blue. Ito purong ano lang to, purong glossy black lang, tapos yung inner niya lang yung naiba. And pagdating naman sa decals natin, yan, si standard version merong nakalagay dito na 155 na malaking sticker, samantalang si R merong nakalagay dito na sniper, yan, tapos may 155 dito sa ilalim at may R, di ba, yun yung pinagkaiba nila. Yan, sa panel naman natin, yan, ganun pa rin naman kung ano yung nakalagay dun sa Sniper 155 na standard, meron din sa R. Yun nga lang, downside nga lang, sabi ko nga sa mga nauna kong vlog, wala silang voltometer. Bakit ko nga ba sinasabi nga, paulit-ulit, no, na kailangan natin ng voltometer? Kasi nga, electric starter lang ginagamit natin, tapos wala tayong manual kickstarter. Pero ganun pa man ay parehas naging maganda itong dalawang unit natin na to. Ito ba yung detalyeng nakita ko sa pagkakaiba nilang dalawa? Yung ginamit na tornilyo dito is yan. May design yung ginamit na tornilyo dito. And samantalang sa standard, ito. And so plain lang. Ito may design. Sa switches na parehas natin na version, parehas lang naman. High and low beam passing, signal lights, tapos busina dito sa ilalim. Then sa kabila yung kill switch, hazard switch, tapos yung electric starter. Ito, dumating na tayo sa magpapakumbinsi sa akin bakit mas maganda yung Sniper 155R kay standard yan. Meron siyang power outlet socket na 12 volts. Yan, samantalang si standard, wala. Tapos ito pa isa, sa R version natin, naka smart key system na tayo. Samantalang si standard, ayan, disusi pa siya. Advantage ang ating smart key system, masasabi ko na rin na anti-theft yung ginawa rito. Kasi nga pagka umalis ka doon sa motor na kasama mo yung remote niya, hindi na under yung motor. Unless naka-on, no? So pag iniwan mo siya naka-off at umalis ka na, hindi na magagamit yan noong kung sino mang mga agaw sa'yo. Double layer panel, parehas lang din. Meron din si Sniper 155 standard. Tapos, yun, plain lang yung banda rito niya sa ilalim, sa panel niya, sa second layer ng panel niya. Samantalang si Sniper 155R, may nakalagay na fuel injection na decals. Regarding sa transmission natin, parehas lang naman sila na naka-constant mesh, 6-speed, 1 down, 5 ups. Cover side ng R, may nakalagay dito na VVA or variable bulb actuation. Samantalang yun, plain decal lang. Cover side 2, nakalagay naman dito yung ating plain decal na may nakalagay na liquid cooled, samantalang yun ay may nakalagay na sniper. Engine ng 155R, parehas ang single overhead cam, single cylinder, 4 valves, 4 stroke FI, tapos 155cc with VVA or variable bulb actuation. Parehas lang sila na sniper standard. Yung taillights natin parehas na kay LED, kaso nga lang yung kanilang signal lights ay naka bulb type pa.
Sabi ko nga sa mga naunang video, ang downside ng mga ganitong klase na signal lights, eh prone ito sa pagkabasag. Eh. Kasi pag nabangga ito ng mga makukulit na dumadaan sa kalsada nyo, dahil pero na lang kung may parkingan ka, no? So yun yung downside nyo kung sakaling wala kang parkingan, yan, posibleng mabangga ito at mabasag agad. Yan. Syempre sa final part, sasabihin ko na sa inyo, pinag-iba rin ng price nila is 6,000 pesos. Si Sniper Standard ay merong 123,900, samantalang si Sniper 155R ay merong 129,900. Yan, 6,000 pesos difference. Tingin nyo, nagisulit ba yung mga nabanggit natin pagkakaiba sa dalawang unit yan? Comment down below. At syempre, bago ko tapusin yung aking vlog, eh, itong unit na to ay available sa aming branch na Matayuman. Ito yung cluster page namin. Ito yung address and contact number natin. Yan. Kung gusto niyo mag-cash ng mga gantong unit niya, magdala lang kayo ng isang valid ID tapos TIN ID or tax identification number. Kahit number lang, okay lang yun. Sakali naman na gusto niyo kumuha ng installment, yan, message lang kami sa aming page. Pero ito yung initial requirements. Actually, ito na talaga yung pinaka-requirements. Sa mga nagtatrabaho, 1 month late payslip, 2 valid ID, and 2x2 picture. Sa mga nagbibusiness naman, kung sakali nakukuha ka, barangay business permit or business permit, 2 valid ID, and 2x2 picture yan. Sa mga may remittance naman yan, kailangan natin is 3 months latest remittance slip, tapos 2 valid ID, and then 2x2 picture. Sa mga OFW naman, return ticket, pabalik na ibang bansa, tapos 2 valid IDs and 2x2 picture. Sama nyo na rin yung passport nyo, tsaka yung ibang documents nyo na abroad. Sa mga hindi nabanggit na pagkakitaan yan, comment lang kayo sa baba or mag-message kayo sa aming page para masagot ng ating admin. So that is it for this vlog guys. Maraming salamat sa mga nanonood and don't forget to click the subscribe button. Also hit the notification bell para lagi kayo updated yan. Guys, comment lang kayo kung ano pa yung gusto nyo makita sa ating channel yan. Gagawa natin hanggat maaari pag nabasa natin. That's it guys. Awin out. Peace.